do you make doon po sa statement ni Presidente to Senator Manny Pacquiao na mag-aral muna on the issue so West Philippine Sea before commenting? Malalim kasi itong issue na to at napakaraming factor. Pero when we try to reduce it to one-liners or just say, mas mabuti ginawa ni Pinoy, mas mabuti yung ginawa ni Duterte, o kulang ito, o kulang yan, it really weakens our position. That's why if you review the Constitution, usually, no, pagdating sa foreign affairs, nasa presidente yan. No? And I know the president. If you don't agree with his policy, see him in private, lalo kung maselan, and then he will listen to you. Ang tingin ko po sa pinagtatalunan natin with sila Justice Carpio and with former secretary, kung ngayon 100% sabi nila kaliwa, sabi nating kanan, tingin ko hanggang 70% we can agree on it Baka 30% lang maano. Kaya problema, sa media nag-aaway, hindi po inuupuan para pag-usapan ito. No? Wala pong nagsabing perpekto po ang policy ng Duterte sa West Philippine Sea. But I can assure you, not a single square inch was given up to China. Walang bagong tinayo sa bagong lugar ang China, Vietnam, Malaysia, pati Pilipinas sa panunungkulan ni President Duterte. Having said that po, we're in a transition from Pinoy to Duterte. Then may susunod na Pangulo. Yun po ang lamang ng China, for example. They think in hundreds of thousands of years. Ang leadership nila, kahit nagpapalit yung presidente, it's the same party. Tayo po, every transition, nagbabago. So that's why we have to have a plan and a national policy we can agree on regardless kung sinong partido. We will disagree on 20-30%, but we have to agree on most of the plan. I-add ko lang dyan, that's why we also need a 5-year economic plan. Diba? Kasi kung sasabihin nung isa, pag siya nanalo, panay turismo. Sinabi nung isa, panay agrikultura. Sabi naman nung isa, panay services. Sabi naman nung pang-apat, gagawin ko lahat yan. Pero hindi sasabihin sa'yo paano, saan kukunin ang pera, kung mag-a-agree ang Kongreso, kung yung mga governors mag-a-agree. So let me reiterate my call that the new NEDA chief, who's a very brilliant person, a very dedicated public servant, hindi politiko yan, si NEDA Secretary Carl Chua, mag-initiate ng ipatawag yung mga gustong tumakbong presidente o mga napapangalan na presidente, plus yung mga experts sa agriculture, sa tourism, health, education. Let's come up with a 5-year plan that we can agree on. Di ba yung may consensus tayo? Para kahit sino pong manalong presidente, hindi magsa-start sa zero. Kasi if we can finish the plan in 3 months, so June, July, August, kahit hanggang September, nag-uumpisa na ng October yan, pag take over mo ng June 30, hindi ka na mahihirapan. So pati yung mga uutangin sa Japan, sa China, pati po yung sa World Bank, pati po yung sa ADB, pati po yung sa Australia, Korea, iba natin mga allies, may align natin saan ba magkakaisa. So ano bang iniisip ni President Duterte ngayon? Continuity. Sana hindi masayang yung mga ginawa niya. Ano po bang iniisip ng mga bago? Na meron din silang pet project. Hindi ba pwedeng pag-usapan pa lang ngayon yon? At kung magkaroon ng consensus, 70-80% of the plan matupad lang, may kumpiyansa tayong mga Pilipino na kahit sinong maging Pangulo, hindi tayo biglang kaliwa, biglang kanan, tapos mawawala tayo sa sarili nating landas. Okay, salamat po, Speaker. Next po, si Ace Paginag of Dateline Newspaper Weekly. Magandang hapon po, Congressman. Sir, tanong ko lang po, ano po yung inyong battle cry sa ganitong programa, 10,000 pag-asa? Bakit siya po patuloy na itinatawid ito sa kabila ng pandemya, sa kabila ng, yun nga, kakulangan natin daw sa budget? Ano po yung inyong personal na dahilan para dito? Ang ating buhay sa mundo, temporary. Alam naman natin lahat yan, hiram lang talaga. And ang isang malaking armas ng demonyo ay yung pong tanggalan tayo ng pag-asa. Ma-depress po tayo, magbago yung attitude, di ba? Yung kahit sabihin mo pong 100 araw kang hindi makahanap ng trabaho, yung araw-araw na tingin mo may pag-asa, may mahahanap ka rin talaga o pantawid man lang. Pero pag gumising ka sa umaga at sa'yo wala ng pag-asa,
Kaya nga yung suicide, halimbawa, dumadami o yung tatambay na lang dahil walang nangyayari, ano? So tingin po namin, napakagandang proposal talaga yung 10,000. Kasi ito'y economic stimulus. Ito'y proven sa iba't ibang bansa. Malaysia, Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Korea, Japan, US. Iba't ibang klaseng stimulus kasama yung direct stimulus. Pero ginamit namin yung word na pag-asa kasi more than 10,000 pesos, nagbibigay tayo ng pag-asa. I think the government in general is doing an okay job sa pagbibigay ng pag-asa. Pero ang problema po, laganap pa rin talaga yung corruption at kahirapan. So, dati, masipag ka lang kahit papano hindi ka magutom. Ngayon, kahit anong sipag mo, pag talagang yung talento mo o yung trabaho mo napunta dun sa tinamaan ng COVID, wala ka talagang magagawa. Kung ikaw ay nasa isang urban poor na area at may nahawa ng COVID doon, madaling sabihin sa mga mayayaman na social distance, kanya-kanyang mas, huwag kumain magkasama, eh magkakatabi matulog eh. Di ba? So, yun po ang inspirasyon namin, kaya ginamit namin yung 10,000 pag-asa. But it's really a way to push the government and our policy makers na i-approve na yung 10,000 para sa bawat Pilipino. Kung last year po, mas maliit ang budget natin at kasagsagan po ng COVID, nakapagbigay po tayo ng 25,000. Bakit po this year hindi tayo makakapagbigay ng isang 10,000 ayuda? Thank you, Speaker. Next po, si Ms. Mila Bagaporo of Southern Sparkle News. Magandang hapon po, Congressman at dating Speaker. Ang question ko po ay parang sa politika na ito. Nabanggit niyo po na kinukonsideran niyo na tatakbo kayo bilang President of the Philippines sa 22 elections. Sino po ba na pipili niyong running mate for Vice President? Hindi pa naman tayo umaabot doon. Really, ang aking passion ngayon is yung immediate na makakatulong sa ating kababayan. Pero experience ko sa Taguig kasi hindi sapat yung pantawid eh. Diba, syempre, pag nalulunod, sagipin mo. Yun yung pangsagip o pangtawid. Pero once na nasagip mo, kung yan ay mamamatay din dahil nagkasakit, sayang yung pagsagip mo, diba? So, kailangan pang-ahon. So, nakafocus talaga ako dun sa 10K, 10,000 ayuda, at saka dun sa 5-year plan. Kaya ako nabanggit, I'm seriously considering, dahil minsan naisip ko, 29 years na rin ako sa gobyerno. At yung aming syudad, mula sa isang syudad na parang Sanyon, ay ngayon isa sa pinaka-successful at isa sa pinakamayaman sa ating bansa. Nung naging mayor po ang Silani, from 2 billion pesos. What do you make doon po sa statement ni Presidente to Senator Manny Pacquiao na mag-aral muna on the issue sa West Philippine Sea before commenting? Malalim kasi itong issue na to eh. At napakaraming factor. Pero when we try to reduce it to one-liners or just say mas mabuti yung ginawa ni Pinoy, mas mabuti yung ginawa ni Duterte, o kulang ito o kulang yan, it really weakens our position. That's why if you review the Constitution, usually, no, pagdating sa foreign affairs, nasa presidente yan. No? And I know the president. If you don't agree with his policy, see him in private, lalo kung maselan, and then he will listen to you. Ang tingin ko po, sa pinagtatalunan natin with sila Justice Carpio and with former secretary, kung ngayon 100% sabi nila kaliwa, sabi nating kanan, tingin ko hanggang 70% we can agree on it eh. Baka 30% lang kaya problema sa media, nag-aaway, hindi po inuupuan para pag-usapan ito, no? Wala pong nagsabing perpekto po ang policy ng Duterte sa West Philippine Sea. But I can assure you, not a single square inch was given up to China. Walang bagong tinayo sa bagong lugar ang China, Vietnam, Malaysia, pati Pilipinas sa panunungkulan ni President Duterte. Having said that po, we're in a transition from Pinoy to Duterte. Then may susunod na Pangulo. Yun po ang lamang ng China, for example. They think in hundreds of thousands of years. Ang leadership nila, kahit nagpapalit yung presidente, it's the same party. Tayo po, every transition, nagbabago. So that's why we have to have a plan and a national policy we can agree on
regardless kung sinong partido. We will disagree on 20-30%, but we have to agree on most of the plan. I-add ko lang dyan, that's why we also need a 5-year economic plan. Diba? Kasi kung sasabihin nung isa, pag siya nanalo, panay turismo, sinabi nung isa, panay agrikultura, sabi naman nung isa...